lahat dyan sa atin. Sana po ay okay ang lahat. Sana po ay healthy po ang lahat. At sana po ay maganda ang araw nyo today. So today na ang bigayan ng susi ng apartment. As you can see, nasa apartment po kami ni Daddy Teban. Kinukuha pa namin yung trampoline ni Zoe. Kasi yun na lang yung natira dito sa bahay. Ituturo ko kayo kung paano ba ang dinatnan naming apartment dito noon. Kung paano ang itsura niya kapag natanggal na lahat ng gamit at saka ng floor. Ituturo ko kayo. Wait lang. So pagpasok mo sa pinto, totally empty na itong apartment namin. Sandali, ang puti natin. Yan. So ito yung entrance niya. As you can see sa labas, yung plum nandyan pa rin. Tapos itong bank na ito, kukunin niya ng kapitbahay natin na Pinay dito. Yung plum hindi na dadalhin. Pati yung dalawang roses doon, hindi ko na rin yan dadalhin. Tara, pakita ko sa inyo paano ba ang itsura ng apartment dati na empty. Ito ang entrance niya. Ayan. Tinanggal na namin yung floor. Pag dumating ka dito, mag-apartment ka, ganyan ang floor na madadatnan mo. As in, wala. Ano yan? Yung kumbaga yung pinaka-ano niya. Foundation niya na floor. Ganyan ang dadatnan mo. Ito ang sala. Ayan, nandun pa yung aking sticker. Tinanggal na yung ilaw dito. Yung pinaglagyan ng curtain, tinanggal na, tapos tinakpan na yung mga butas. Kung ma-remember ninyo, merong plank doon, tapos may mga pictures, tinanggal na rin yung plank doon ni Daddy. Tapos, dito yung TV natin dati. Ayan. Dito muna tayo pagpanhe. Pinintura namin ulit itong hagdan para maganda siya kapag may bagong lilipat. Panhik muna tayo. Ayan ang hagdan. Tapos kapanhik, ayan, semento talaga siya. Hindi siya naka-tiles or whatsoever. Ikaw talaga maglalagay. So, ayan ang sa taas. Ito yung banyo sa taas. Showeran. Yung kwarto ni Mama. Kwarto namin. Tapos yung supposedly kwarto dapat ni Zoe. Super empty na yung mga yan. Kwarto ni Zoe. Ayan siya. Actually, okay pa ang wall, oh, as in. Kasi pininturan namin to 4 years ago. Until now, okay pa siya. Tapos kasi yung kwarto na ito, meron mga built-in na cabinet na ganito. Yan na siya. Ayan, yung floor niya, as in. Walang floor. Sarado ko to. Dito sa taas, makikita mo ang garden sa likod. Ayan, na-mower na yan. Pati yon okay na lahat. Yung shed, nandun si Daddy. Tinatanggal niya yung last na yan, yung ano ni Zoe. Trampoline. Pamimigay din natin yan para may bata tayong mapasaya. Next na tayo. Next naman itong kwarto naming mag-asawa. Ayan, ganyan din. Mas maluwang ito compare dun sa isang kwarto. Ayan, yung crib ni Kenneth dati nandiyan, di ba? Tapos, may cabinet din ito na built-in. And then, yung kwarto ni Mama dati, ayan siya. Ito sinisinaga ng araw. Ito dito banda. Tapos, ito para siyang may walk-in closet. Ayan, dito. Yung maliit lang. And then, pababa yan. Dito naman sa banyo. Ayan ang banyo dito sa taas. Dito yung washing machine namin dati. Yung sink. Yung showeran. Ganyan lang. Tapos may curtain lang dyan. Ayan siya. Sarado ko na itong bintana. Ayan. Ayan na ang banyo dati. Hala! Akin pa ito. Kunin ko to. Nakalimutan. So, ayun na ang sa taas. Actually, maganda yung taas niya kasi nga maluluwang ang mga kwarto. Yun nga lang kasi wala siyang toilet talaga sa taas. Kaya,
hirap talaga pag buntis ka, lalo na nung buntis ako. Bababa pa ako para mag-toilet. Lagay ko muna ito dito. Ayan. Tapos, pagpasok mo dito sa sala, dito sa left side, meron dito lalagyan ng sapatos. Ayan. Bali, storage sa ilalim ng hangdan. Oops. And then, ibaligtad ko yung camera. Ayan ang sala. Hindi na nila pinapaalis yung sticker. Hayaan na lang. And then, may pinto dito sa sala. Papunta naman ito ng kusina. Binalik na yung pinto dito. Kung naalala nyo itong right side na ito, ito ang play area ng mga bata. Ayan, kung ma-remember ninyo, hindi na nila pinapaalis din ang wallpaper na yan kasi maganda pa naman daw. Ito ang play area / dining. Ayan, dyan tayo lagi. Most of my vlogs, nandyan ako. Tapos, dito rin ang toilet. Sa baba, maliit lang na toilet. And then, dito ang kusina. Ayan. So, ang kusina, madadatnan mo ito. Wala talaga siyang stove. So, kung paano namin siya dinatnan, ganyan talaga siya mag-i-stay dito. Yung bago mangungupahan niya, ayan, maglalagay siya ng stove niya dyan. Meron namang built-in na na-exhaust dyan. So, ganyan ang madadatnan mo kusina kapag nirentahan mo itong apartment na ito. Tapos dati, di ba, nandito yung ref namin. Tapos ayun, nilagyan namin ng plank yun eh, yung kakulay noon. Pero tinanggal din namin kasi hindi naman yun originally dito sa bahay. And then, dito sa kusina, sa likod ng pinto, nandito ang pantry. Ayan. Ang pantry maluwang naman. Ayan ang pantry. Ayan yung lagi nakikita nyo sa video ko na sobrang gulo. Laging magulo. Tapos meron pang isang pinto dito sa kusina. Parang hindi ko pa ito napakita sa vlog ko. Pero itong pinto na ito, papunta ito sa underground na storage. Ayan, sa ilalim ng hagdan siya actually. Oh. Ayan, underground storage pa ito. Maluwang yan hanggang doon. Tapos dito ko nilalagay yung mga panglinis sa banyo, yung mga ganyan. Kukunin ko pa pala to. Speaking of panglinis, kunin pa pala natin yan. Ayan, mga panglinis dyan ko nilalagay. Tapos yung walis ko dyan. Tapos lahat na yung mop, yung vacuum, dyan nilalagay lahat. Mamaya pa namang hapon darating yung yung magbibigay ng susi. Yung balikan ng susi, actually, bibigyan namin yung mga susi namin sa kanya. Pero pumunta na kami ng umaga kasi nga kailangan namin alisin yung trampoline pa. Nakalimutan namin yun. Ayan, so lalabas tayo. Labas tayo. Ayan ang sa likod niya. Maluwang. Hindi siya kasing luwang nung doon sa bagong bahay. Kasi ito, maluwang talaga yung likod niya, oh. As in super luwang. Kinuha ko na yung mga mint dito. At saka kung nanonood kayo ng mga vlogs ko, nandito nakatanim yung mga peonies. So kinuha ko na rin yung mga yon. And then yung shed. Ito yung shed. So ito lang yung nilagay namin dito na ipapastay nila. Hindi naman natin kailang tanggalin, no, Dad? Sa ngayon. Siguro gusto rin naman nila ito kasi ang laki ng shed na yan. O sayang naman kung papatanggal nila. Ayan ang shed. Pwede ko na siya pakita sa inyo kasi wala siyang laman. Ganyan siya sa loob. Kukunin pa namin ang mga mga tools. Mga tools ni Daddy pa yung mga yan. Tapos iwan din namin itong pang mower. Dito sa left side, mga tools ni Daddy. Bago pa yan, pati yung yero niya, bagong-bago pa yan. Tapos, meron siyang dito.
mga shelves para paglagyan ng mga gamit. Ayan, ganyan na yung shed. Hindi natin kukunin itong mga planks? Okay. Kasi sayang yung mga planks, kunin namin yan. Magamit namin yan dun sa kabilang bahay, dun sa shed sa kabilang bahay. Napamigay na namin yung trampoline kanina. Duman nga kami McDo kasi nilamig kami. Buti pa sa McDo, masarap ang kape. Hinihintay na lang namin yung tao na pagbibigyan namin ng susi. Okay lang. All clear na wala nang ano. Ano yun? Kasi ginamit ko yung silicone. Ay, ginakpan niya. Ginamit ako yung silicone. Okay na yun. Ano daw siya darating? Anong oras na ba? Oh, 12:30 pa lang da. Alauna pa yung darating, di ba? Dito ka muna, po ka muna dito. Ayun na muna, mag-apple pie ka muna. Kasi bumalik na ang apple pie sa McDonald's. Ang sarap talaga ng apple pie nila dito, mga Joy. Yung maliliit na ganyan. Naalala ko, yun yung kinain ko noong buntis ako kay Kenneth. Careful. Yun lagi, no, Dad? Pag si Daddy noon umuwi galing work, anong oras ko mga 12? Bukas pa kasing McDonald's dito. Pag 12 ng madaling araw. Tapos, ano yan, nadaan pa siya ng McDo, magsasara na lang sila, mag-order pa siya ng apple pie, na-remember mo yan, Dad? Mga ganitong panahon din yun, di ba? Nung nag-ano yung McDo. Hihintay pa namin yung tao. Ano, Dad? Di ka pa malungkot, Dad? Umalis na tayo dito. Dami din natin memories dito, ano, Dad? Ano yung pinaka hindi mo makakalimutan ang ano dito sa apartment nangyari. Bukod sa lagi tumutunog yung ano. Yung ano kasi smoke alarm lagi tumutunog. Magmula nung nilagay nila, wala namang sunog. Ay, oh. Wala namang sunog, tumutunog lang. Dad, dinatanong mo kita. Hindi makapag-isip si Daddy. Oo, kumita yung kasama si Zoe si Kim. Ah, sabagay. Marami happy memories dito sa apartment. Nung nag-gender reveal din, masaya din yun. Yun yung pinaka-the best sa akin din. Pinaka-the best nung, ano nga, inuwi na namin si Zoe. Dito lumaki si Zoe actually. 4 years kami dito, lumipat kami ng October ng 2018, no, Dan? October ng 2018 kami lumipat dito, buntis ako noon kay Zoe. Tapos pagka January ng 2019, ayun nga, dito talaga lumaki si Zoe. Dito siya, umano, saktong 4 years siya dito. Kami din naman. Tapos si Kenneth din, ilang months din siya dito. Doon na lalaki sa Kenneth, sa kabilang ano, bahay. Ano pa ba ang memorable ano natin dito, Dad? Yung corona, nung corona times, dito lang talaga kami sa bahay, pag birthday ni Zoe, dito lang talaga kami sa bahay, yung first birthday niya, second birthday, dito lang talaga sa bahay, kami-kami lang, first birthday, second birthday ni Zoe, paglagay akong picture dito, first birthday, second birthday, pero yung third birthday ni Zoe, kasagsagan pa ng corona noon. Kaya ang party niya noon, hati. Kasi hindi pwedeng magsama yung parang merong number of people na hindi pwede sa bahay. Ganun lang naman yung ano dito. Anong tawag doon, Dad? Yung naging lockdown. Ngayon, naging lockdown, ganun lang. May minimum amount lang ng tao yung pwede mong invite sa bahay mo. January yun, 3 si Zoe. Lumampas din naman tayo sa video. Oo, pero hinati ko yung party niya, ano, dalawang araw, Saturday, Sunday yun eh, na-remember ko. Kalakalahati kasi nga, ano, hindi pwede noon. 3 years old. Tapos nung 4 pa lang talaga siya, doon kami nakapag-party ng, party talaga ng birthday niya. Yung taon na to, Dad. No, yung taon na to, nung January, muntis pa ako kay Ken noon. January, nung nag-4 siya. Ayun, so yung mga parties, yung mga pictorial namin ni Zoe, dito namin ginagawa. Dyan, oh, dyan sa gilid dyan.
Yung pictorial namin. And then, ano pa ba? Pictorial din ni Ken. Diyan namin ginagawa. Tapos, yung mga party ng mga bata. Pag Christmas, kapag egg hunt. Pag summer, mag-swimming yung mga bata dito. Wala pa yung tao. Kasi after namin dito, pumunta kami ng post office. Kasi meron tayong isang subscriber na papadalan ko ng damit. Ngayon ko pala nga mapapadala yung mga damit. Kasi nga, naalala ninyo na garage sale tayo. Tapos, nag-live ako, no? Tapos nag-comment siya. Ayun nga. Ngayon ko pala talaga papadala. Pasensya na po. Na-busy po ang inyong Joe. Ngayon pala, mamaya nga, papunta kami dun sa kung saan pwede ipapost. Pupunta din kami kay Waray. Dadaan na namin yung mga damit ni Mila. Kasi may mga kinaliitan si Zoe, bibigay ko kay Mila para masuot pa ni Mila. Mga halos mga bago pa naman yung mga yon. Hindi naman talaga nasuot ng bonggang-bongga. Isang lang season, kung baga last year na winter. Ganyan. Kaya winter or autumn, ganyan. Nasuot. Hindi na kasya ni Zoe ngayon. Dad! Kailangan pala nating magbili ng ni Zoe. Kalimutan yung mga damit pala ni Zoe. Wala siya masyadong damit ngayon kasi nga halos pinamigay ko na yung mga hindi niya kasya. Kasi bukas mag-work na nga ako. Baka sa weekend. Baka punta kami sa bilihan ng damit. Ayoko naman na bibili ng damit niya na wala siya. Kasi nga, minsan may mga sizes niya na maliit. Sa size nga niya, pero maliit, meron naman na sobrang laki, yung ganyan. So, gusto ko isama siya. At saka si Ken. Si Ken, meron pa naman mga damit yung si Ken. Si Zoe lang talaga, yung pang winter, wala talaga siya. Meron, pero hindi enough kasi pasok siya sa school. Hindi naman pwedeng isa lang yung damit niya the whole week. So, kailangan ko siyang palitan kasi nga naglalaro-laro sila sa labas. Nadudumihan. Busy-busy ka na, ha? Dad, oh. Ano may tulong ko? Double-check na lahat. Wala na. Ayan, so malapit na. Last day na talaga ngayon. Sa hinabahaba ng paglilinis namin dito sa apartment, sa hinabahaba ng proseso ng paglipat, grabe. Ngayon makaka-focus na kami dun sa kabilang bahay. Yes, Dad? Okay, yun na lang. At least mabalik na namin yung susi dito. Kasi nga, dapat malinis lahat and everything. Yung, kumbaga, iwan mo yung apartment kung paano mo siya dinatnan. Actually, dinatnan namin noon. Sobrang dumi nito. Tapos bakbak ang wall. Kasi matagal daw walang tumira dito na dahil. Yan yung bakbak. Tapos yan, yung floor ganyan na ganyan. Pinatungan lang namin. Sobrang dumi. Ang daming kalat. Kalat dun sa likod. Mga kahoy. Nagsitaasan na ang mga damo. Yung ganun ang dinatnan namin. Ngayon nga na ibabalik namin siya. Nag-mower pa kami. Tinanggal namin lahat ng kalat. Tapos nagpatayo nga kami ng shed sa likod. At saka 4 years. Look, yung pintura na puti na nilagay namin. Talagang okay na okay pa. Na may design pa daw. May libreng design pa. Hintayin muna namin siya tapos diretso kami doon sa pag-aanuhan ng damit na send natin sa Pinas. Nandito na yung tao. Nag-check na. Alis na kami. Bye-bye, house. Bye-bye. Go na. Tara. Muulan. Punta na tayo doon sa sendan natin ng damit. Last look sa ating apartment. Bye-bye na. Ayan na si Daddy, dala yung box. Dito yata, Dad? Kasi walang pentel pen, walang pansulat.
Hindi, yung makapal. Oh, at saka tape. Hindi, meron naman natin silang tape doon, Dad. Para meron din tayo sa bahay. Yung makapal. O yung masulatan. Duct tape, Gus. Parang mas okay yung duct tape. Ay, yun lang. Sige. Ayan na yung mga damit. Hindi namin masin kasi wala pala kaming tape at saka petel pen. Oo. O, wait ka muna, baka kunin mo lang dito yan. Para masulatan ko na. Hanapin mo na, hanapin mo na. Ma'am Jasmine, nakita ko na yung address mo. Saglit lang. Ang dumi ng puhos. Kaya nagkano kami. Sulat natin. Sulat kamay ko pa, Ma'am Jasmine, ha? Pasensya na po kung pangit ang sulat. Nagmamadali lang. Sabagay, kaya hindi naman din nagmamadali, mapangit pa rin talaga sulat ko. Padala natin kay Ma'am Yasmin. Ngayon ko palang napadala, Ma'am Yasmin. Pasensya ka na. Na-busy ang Jom. Pinakatip ni Daddy, hindi ko alam kung mabubuksan mo pa ito, Ma'am Yasmin. Bigay ng ayuda ni Waray. Nahatid na namin ang... Inahatid namin. Ayan, B. Ito yung paper bag. Say hi to my vlog, Waray. Hi, guys. May paayudan naman si Mayora. Thank you. You're welcome. Mga damit ni Mila. See thank you. Bye-bye. Nandun na yung ano? Yung madumi ako malikabok. Okay lang. Huwag ka mag-ano. Nandun na. Nandun na. O siya, sige. Salamat, Day. Bye, Day. Bye, Day. Salamat, ha. Sorry. Salamat. Ayun na. Nabigay na nga namin sa ano. Ano yun? Napadala na namin yung mga damit kanina. Dumiretso na kami dito kay Waray kasi nga yung mga damit ni Mila. Para magamit na niya. Malinis din naman yung mga yun. So pwede na niyang anuhan. Isuotin. At yung inihiram ko nga sa kanyang seatbelt ni Kenneth para dun sa upuan niya. Kasi yung upuan ni Kenneth at saka yung upuan ni Mila at Matthew, pareho yung high chair. Tapos tinanong ko nga siya kung meron siyang seatbelt. Si Kenneth kasi, Diyos ko Lord. Na paano si Kenneth dat? Anong ginagawa? Tumatay. Tumatayo siya dun sa ano, upuan. Na pag ano na siya, yung wala na siyang hinangat-ngat, nag-ano na siya, tumatayo, tumatagilid. Eh kung may seatbelt siya, hindi siya makatayo, hindi siya, ano, restricted siya ng konti, konting-konti lang naman, para hindi siya mahulog. Pero hindi naman siya i-restrict na as in, hindi na siya makagalaw. Para lang hindi siya mahulog nga, kasi para dun sa ano, seatbelt. Nakuha natin yung dito, ganyan si Zoe. Na, oh. Yung tinignan naming bahay dito, nabenta natin. Yan yun, di ba? Yung sa gitna. Ayan, hati na namin ang kay Waray. Uwi na kami. Total, sakto niyan. Pauwi na yung mga bata galing sa daycare. Kasi si Zoe today hanggang 2:30 ng hapon. Yung nagsundo sa kanya, yung daycare. Pag ganyan, pag TTH, yung daycare yung magsundo sa kanya. Tapos si Kenny hatid doon ng 2 o'clock. Hinatid kanina ni Mama Marina ng 2 o'clock. 3 o'clock na dito. So, kauwi namin yan ay, ano na, masundo na namin ng, ano, dalawa. Sina yan! Ama? Kanina? Iba ba ito yung daan? Hala ka mo! Iba ba ito yung daan? Sana ba yun? Parang, oh. Sana ba yung may tulay yun eh? Yung diretso pa naman ko. Ayun, nakita ko yun. Nag-ride. Diretso lang. Oo, oh, dito. Diretso. Naligaw ka man. Muntap ako doon. Wala. Tapos balik naman. Hindi ko. School na yan eh. Opo. Pag ganyan. Eh, hindi yan eh. Hala. Tapos balik kami. Iuwi ko na ito. Bahala sila doon. Ako na lang magpatulong dito kasi antok na rin yan. Oo. Tutulog na yan. Tapos mga, paano mo nakita? Tulog mo daw siya ng 3:10 natin. Pero? Pag ano ko doon? Sinilip mo ma? Doon pala yung bridge. Diretso pala kami doon. Yun. Nakita mo. Buti pa pala silang naligaw. Ah, may putok na naman ang ulo ni Kenneth. Magaya ka hapon. Ano yan? Kabango. May putok talaga. What? Bakit naman ah? Bakit ka kasi doon sumasama? Yun kasi ang gusto niya daw doon sa daycare. Yung babae lang na yun, yung assistant lang na yun ang gusto niya. Eh amoy putok naman, yung ulo niya laging amoy putok.
Aanuhan ko na naman yun yung ulo mo. Sa sabunan. Sa shampoo. Hindi pa man din yung normal na maasim lang. Yung may tama talaga eh. Iba ang tama. No. Iba't yung mo. Pero hindi na sa katag gano'ng kainit ka gaya kahapon. Alin dito? Hindi no. Na. Ay, hindi na. Kasi kahapon sobrang init. Sinundo nga namin sila kahapon, sobrang init. Hindi gano'ng kainit. No. No. Ang Ate Zoe nandito na rin. Ate Zoe, say hi to my club. That's apple pie. Come. Oh. Yeah, dito. I don't want. Say hi to my club. Say hi to my vlog! Buti pa to, amoy araw lang, kahit walang araw. Si Kenneth, ano? Iba ang amoy talaga. O tara, kanoon natin? Ulo lang talaga niya. Kasi ginagano niya siguro. Kinakagay niya siguro ng ganyan. Oo, yan nga. Yan o, ganyan. Ganyan. Ganun siguro. Umiiyak pa rin daw siya doon sa daycare, ma. Okay lang, masasanay din yun. Maglaro, kung bitawan nila doon maglaro, gapang-gapang siya. Yun nga, yung mga ano naman yan. Kasi dito, maglalaro man yan dito. Yeah. Oh, tahimik ng baby namin. Ang baby, sabi nga niya doon. Na paano ka ba doon? Inalipusta ka ba nila doon? Na! Put it back! Put it back, ate! Ano? Inalipusta ka! Dumaturo. Inalipusta yung head mo! No, inano yung head mo? Kakaiba ang amoy! Out of this world! tara, hugasan mo na ang hair niya. Kamukha kahapon. Tara, press ko tayo lahat. Oo. Tara. Ano nangyari sa'yo? Unahin natin. Or pakainin muna natin para ano na. Pakainin muna. Kain muna ikaw, no, Ken? Oo. Para mag-stay siya. Hindi, pakainin muna natin para sabay na hilamos and everything. Ate, wag dyan. Hala, iyak na! Ano na? Ma? Anong masasuggest mong gawin natin? Kasi pinag-usapan nga namin. Paano namin i-approach yung ano, yung nagbabantay dito kay Kenneth na may ano? May careful, mahulog. Amoy yung kilikili. Oh, sorry. Kasi pinag-usapan namin kung sasabihin namin baka hindi niya naalagaan. Si Kenneth, baka magka bad blood sa kanya or babad trip siya. Oo nga, kaya na nakikiamoy. O, paano yun mga Joe? Kayo nga, sige. Kunwari, nagbabantay sa anak ninyo, may amoy. Tapos kauwi ng bata, laging may amoy yung ulo. O, paano nyo susolusyonan yun? Pwede ba wag isaksak yun? Paano siya sasabihin sa nagbabantay sa anak ninyo? And for sure naman, mag-i-stay si Kenneth doon. Mag-i-stay si Kenneth doon for longer time. Kenneth sa home for coma. Tapos siya lagi nandoon, nagbabantay kay Kenneth. Baka sabihin niya, huwag niya na siya papunta dito. Kung ayaw niya yung amoy ng kilikili ko. Paano ba? Please comment down below po ng mga suggestions ni ninyo paano namin i-approach yung nagbabantay kay Kenneth. Na huwag ipitin sa kilikili niya si Kenneth. Kasi nangangamoy talaga as in. Kahapon din. Iba. Kahapon din na nag-ano, ganyan. Kain guys. Kain mga Joe. Kain ng kiwi ang Kenneth namin. Ano niya na yan? Dessert. Kumain na siya ng dinner. Nang Ate Zoe kumakain pa. Ano. Kain. Mga. Zoe. So, thank you for watching. Thank you for watching. Bye. Bye, mangan. Bye, Kananet. Bye. See you all next time. Mangan.